kaibang kanyang halat. Purihin siya ay awitan at papurihan ang kakayahan. Purihin siya ay awitan at papurihan ang kakayahan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, tayo ay patuloy na magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin at sa pagkakaloob niya ng pagkakataon upang tayo ay makibahagi sa banal na Eucharistia. Taglay ang pusong mapagpasalamat, patuloy nating itaas ang ating mga personal na kahilingan. Gayun din ang kahilingan sa misang ito at yung mga ating pinangakuan na ipanalangin. At upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, halina mga kapatid, aminin natin na ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong ibinigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ngang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring manglingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yung mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog, buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik.
ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha. Magahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. Mangangayupapang lahat ang palalot mayayabang. Pupurihin kita, O Poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay ganito ang iyahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita, O Poon, ngayong kami natitipon. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, may isang lalaking naghanda ng isang malaking pigin at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng pigin, iniutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inaanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong pumunta. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ko ng 5 pares na baka. At kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, bagong kasal ako kaya hindi ako makadadalo. Bumalik ang alipin at ibinalaita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lunsod. At isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay. Pagbalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, nagawa na po ang inyo inuutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kay sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong ebanghelyo ay pagsasalarawan ng tinatawag po nating pagpili ng Diyos sa bayang hinirang. Ngunit sa pagkakataon pong ito, ipinakita po na tinanggihan ng bayang hinirang ang mga Hudyo ang tinatawag na
kaligtasan o ang banquet na inihanda ng Diyos para sa kanila. Kaya naman, binuksan po ang tinatawag na kaligtasan at ang pagdiriwang ng kainan hindi lamang po sa mga Hudyo kundi sa tinatawag po nating mga bayan kung saan ang iba po rito ay tinatawag na mga Gentiles. Yung pong mga hindi karapat-dapat sa pinili. Nariyan po ang mga pilay, mga pingkaw, mga bulag, mga mahihirap at sila ngayon ang mga tinatawag upang makiisa sa tinatawag na pagdiriwang. Alam niyo po mga kapatid, kapag tinignan po nating mabuti ang ating pong ebanghelyo, ito po ay nagsasalarawan ng maraming bagay at ito po ay tinatampukan ng tinatawag po nating hospitality and generosity. At dito makikita po natin na ang puso po nito ay ang tinatawag nating gratitude. At ngayon, sa ating pong buhay, meron pong mga formation tayong mga pinagdadaanan. Halimbawa, kapag sinabi natin, o ikaw ah, anak, kapag ikaw ay makikipag-usap sa matatanda, dapat laging may po at opo. O kaya naman, kapag ikaw ay dadaan sa harapan ng mga nag-uusap, kailangan yuyuko ka, magiging magalang ka. Ito po'y isa po sa tinatawag po nating mga formation na ating pong tinatanggap. Nang sa gayon, mas mailabas po natin ang paggalang natin sa ating kapwa at hindi lamang po ang pagtingin natin sa ating sarili. At ngayon, isa pa rin po sa formation na pinakikita po ng Diyos sa atin ay yung pong tinatawag po nating table manner. Kung natandaan nyo po, ang sabi po sa, kung ikaw ay iimbitahin sa isang handaan, huwag kang uupo dun sa luklukan kung saan may marangal, kundi ang piliin mo ang pinakamababang upuan. Nang sa gayon, pagdating ng nag-imbita sa'yo, sasabihin sa'yo, halika dito ka umupo dahil ito ang karapat-dapat sa'yo. Bakit po, mga kapatid? Pinakikita po sa atin na napakahalaga ng paghuhubog kung ano po ang pag-uugali natin at pag-unawa natin kapag tayo po ay nasa isang handaan. Ibig pong sabihin, dapat ipakita natin ang nararapat na pagkilos kung tayo ay naroroon. Ngayon, kung ikaw po ay inimbitahan at ikaw naman ay tumugon at sinabi mong, oo, pupunta ko, eh, ibig pong sabihin, kasama ka na po ngayon doon sa list ng mga invited, kaya dapat ikaw ay tutungo. Nang sa gayon, hindi naman masayang ang kakainin o ang inihanda para sa iyo. Sa madalit sabi mga kapatid, sa larangan po ng pagliligtas ng Diyos sa atin, tayong lahat ay tinawag. Pinaghandaan po tayo ng Diyos ng isang napakagandang pigin at ito po ay dapat nating tanggapin. Para ngayon, narito po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Tayo ay nakikiisa sa pigin ng pagdiriwang ng Eucharistia. Titignan po natin, tayo ba ay marapat na tumanggap at makiisa sa tinatawag na pigin ng Eucharistia? Nararapat ba ang ating sarili sa pagtanggap ng banal na pakikinabang? Ito po yung mga bagay na titignan po natin sa ating buhay nang sa gayon tayo man ay maging karapat-dapat. Bakit po? Ang ebanghelyo po natin ngayon ay kailangan ay narito upang mag-serve ng tinatawag nating warning. Bakit? Yung pong mga Hudyo, hindi po nila tinanggap ang tinatawag po na invitation. And this time, tayo po ngayon ang iniimbitahan na makiisa sa banal na pakikinabang. At sa ating pakikiisa, kailangan sabihin po muna natin, oo, Panginoon, darating ako. At kapag sinabi po natin, oo, Panginoon, darating ako, ibig pong sabihin, parang sinasabi sa Ebanghelyo, hindi ka na malayo sa paghahari ng Diyos dahil alam mo na ang batas. At ngayon, kung batid mo na kung ano ang kahulugan ng imbitasyong ito, titignan mo naman ngayon ang iyong sarili. Paano ko nga ba inihahanda ang sarili ko? O nagbibigay lamang ako ng tinatawag na mga excuses na hindi naman valid? Panginoon, hindi ako nakapagsimba kapag Linggo kasi marami kong ginagawa eh. Panginoon, hindi po ako makakapagsimba
Bakit? Kasi nag-aaral akong mabuti. Panginoon, hindi po ako makapagsimba dahil meron akong pinagdadaanan. Mga kapatid, kung tayo po ay may mga ganitong bagay, di sinsanay dapat po nating ialay ang mga bagay na ito nang sa gayon may mapaghugutan tayong lakas at maharap natin ang hamon ng ating pamumuhay. Alam niyo po, madalas marami tayong problema sa buhay natin. Pero anong ginagawa natin? Hinaharap po natin yon. Kala natin, kaya natin. Hindi po natin kaya to kung tayo lamang sa ating sarili. Kailangan po natin ang grasya ng Diyos. At kung ang grasya ng Diyos ang ating pinag-uusapan, dito sa banal na Eukarisya, makatatanggap tayo ng tunay na lakas kung tayo po ay malimit na makikiisa sa ating pong piging inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya, mga kapatid, panalangin po natin sa ating buhay, sa ating sarili. Hari nawa, paggalob ng Diyos sa atin ang kalakasan ng pananampalataya na maging tapat at manindigan sa ating pananampalataya. Nang sa gayon, kapag sinabi natin sa Panginoon, Opo, Panginoon, susunod ako, darating ako, magkakaroon ng kaganapan ang ating pangako. Kaya sa harapan ng Poong Jesus Nazareno, dudulog tayo at mananalangin at sasabihin natin, ibinibigay natin ang ating sarili dahil sa ating kagalakan na tayo ay inanyayahan sa kanyang pigin. Kung ganoon, mga kapatid, tunay nga po talaga na ang Eukarisya ay pasasalamat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalataya nating itaas ang Ama ang ating mga kailangan. Siya ang nagnanais na tanggapin nating lahat ang kanyang paanyaya sa hapag ng buhay na walang hanggan. Ang ating tutugon, Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa lupa, naway, umunlad at mag-anyaya pa sa piging ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga mayayaman, gayon din ang mga dukha, naway, huwag gumawa ng mga dahilan sa kanilang pag-iwas sa tawag ng paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tayo naway, matagpuang karapat-dapat na makiisa sa hapag ng Kordero ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng ating kabutihang loob, tayo naway, makapagbigay saya at pag-asa sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway, mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay ng walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ama namin Diyos, tinawag mo kami upang makisa sa iyong kasaganahan. Maging bahagi nawa kami ng mga mabiyayang pagkakataon na dumaraan sa aming buhay at tumugon kami ng may bukas na puso. Hinihiling namin ito sa magitan ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Thank you.
tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin sa iyong maging dali sa inawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong walang awang awang dakila at sa pamamagitan ni Jesucristong kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nasa Diyos ang iyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong iyong aming maihayag, kahit ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas sa papuri namin ang nakikinabang, ay kami rin ang iyong pinakikiharapan sa umagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod pong lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa umagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyo ni abot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo nang bagot walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin siya yung tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari mariliyoso, diakono at ang tensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng aming mga pinapanalangin. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng karugod-lugod sa iyo, may pagdiwang noon namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
sa dagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesu Kristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagarban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo at sumay rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ikaw, Jesus, ang pinag-aaral.
halong wala. Pagsasalong walang hanggan. Announcement, ang lahat po inaanyayahan lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na November 7, 2024, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga Old Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guide. Isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan o mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina, tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay, magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Kasama ang ating kadeboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karangdagang impormasyon, makipag-unayan po tayo sa Faris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959. Para sa ibang impormasyon, ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginampanan at ang aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ngayong pagdarasal ang minamahal nating mga yumaon, mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Bukod ng kababaang loob mo na kami ay nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa na pumanaw sa mundong ito. Silang mga nagkamit ng buhay sa piling mo, ang aming mga mahal sa buhay na namayapa na. Alisin mo ang anumang mga karumihan at kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Ihaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kanilang kahilingan, ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan nang may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang kanilang mga daladalang imahin, dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila nung sila'y binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan buhat sa Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ang amin. Pinitin mo ang amin. Sa mga nasa ang puso na tayo ay sa'king sa'king.